Hi guys, today ire-review ko sa inyo itong isa pang Jardin or Garden Collection ng Hermès. Mapopronounce ko siya ng maayos, Jardin sur le Nil. Ano nga ba ibig sabihin niya? Parang something about parang in the Nile, parang ganong garden sa may Nile River. Na-review ko na yung isa pa, yung kulay yellow, yung de Monsieur Lee, yung ililink ko dito. Yun naman, parang ang meaning nun is parang garden ni Mr. Lee. Yun yung meaning niya. And hindi ko nalagay yung price, pero lahat sila, lahat ng Jardin or Garden Collection na 100 ml sa Rustans Makati is 8,000 pesos. I think lahat sila. May lumabas na bago. Hindi ko masyado nagustuhan. I don't know kung iba yung price nun, pero ang pagkakaintindi ko, lahat sila yata 8,000 pesos. Pero pwedeng mali ako, pero ito 8,000, yung de Monsieur Lee, 8,000 din yun. Itong palang nabili ko, parang limited, I'm not sure kung limited edition siya na may kasamang lotion. Ito siya, same price. And yung box niya na itapon ko na kasi masyadong malaki. Itong lotion, hindi ko pa siya nagagamit. Pag inaamoy ko siya, amoy na amoy ko yung green mango. Isa sa ingredient nito is green mango. So the usual nasa body ko is, meron akong matagal na na-spray na sa body ko, nakaka 2.5 hours na. Dito naman sa may right na wrist ko, by the time na matapos yung description ko sa inyo and all, makaka 30 minutes na siya, and then mag-i-spray tayo later for the initial scent. So, basahin na muna natin yung description niya dito sa Fragrantica. Ito na naman tayo. Pahirapan to ng ano eh, ng pangalan eh. Nag-take ako ng French class a long time ago, and kahit na parang yearly na sa France kami, yung confidence ko minsan pag nagsasalita ako ng French, hindi pa rin ganun kagaling. Parang ganun. So, parang Jardin sur le Nil. Was made in 2005. Matagal na siya. This is the second destination in this impressionistic travel journal, a stroll in the garden islands of the Nile at Assouan in the starting point for this new olfactory voyage. So, ayun nga siya. Yung pangalan niya is parang garden in the island of the Nile. Ingredients niya is green mango, lotus, incense. So, meron siyang to me, kasi pag may incense, may pagka, ano ba yung right term for that? May pagka parang spicy na may pagka woody. Ganun yung dating sa akin eh, ng pag may incense na ingredient yung pabango. Minsan may parang pagka oriental nga yung dating sa akin eh. Pero more on spicy woody, parang ganun. Calamus and sycamore wood are at the heart of this refreshing ode. So, dito tayo sa ano, himayin natin ng konti, no? Alam naman siguro ninyo yung green mango. And sa lotus naman, lotus is parang water fresh, clean, slightly powdery na scent. Yung calamus naman is parang sweet, buttery, and nutty. Pero hindi ganun ka-strong. And then, sycamore naman, may pabango si ano eh, si Chanel na Lace Exclusives na sycamore eh. Maraming may gusto nun, parang mas maraming may gusto yata nun lalaki. Hindi ko pa siya naaamoy. So, sycamore is, it emits a sweet odor. Okay, so parang mas marami yung parang, kung isa-sum up natin yung amoy nito, is parang, sweet siya na may pagka fresh, na may pagka slightly powdery because of the lotus, and yung green mango, yung parang freshness, or parang hindi ko alam kung masasabi mo bang asin, pero yung aroma ng green mango, yung parang fresh lang, green. Diba yung balat ng green mango, amoy green, parang amoy dahon, parang amoy, hindi ko naman masabing grass, pero yung may pagka-green. Siguro nga, kasi yung amoy nung dahon ng mango,
Pero I think yung ginamit, I'm not sure kung ang ginamit yung bunga or yung dahon na. Pero yung dahon, yung amoy ng dahon, tsaka amoy ng balat ng mango, di ba? Yung green mango, parang iisa lang. So parang amoy dahon na yung ganun. So, nung backstory, storytelling time. Nung binili ko yung kulay yellow, yung Monsieur Lee ng Hermès, and nung nagamit ko siya, nung na-test ko siya, gustong-gusto ko yung amoy niya. To the point na sabi ko, okay siyang i-blind buy, okay siyang i-regalo sa male or female. Safe, very safe. Ang lakas ng dating sa akin nung amoy na yon, parang light scent, pero matagal siyang mawala. Parang sumisingaw siya sa akin. And gustong-gusto ko siya. And I'm so happy na yun yung una kong binili. Ang second na binili ko is yung Letoa. Yung parang garden on the roof na Hermès. Hindi ko pa nare-review yon, inuna ko to. Nung tinest ko kasi yon sa store, matamis. And then nung umalis na ako sa store, parang nawala na siya kagad sa kamay ko. And nabili ko na siya. Pero okay lang, gusto ko yung amoy niya. Itong Solanil, kasama ko kasi yung husband ko nung nag-test ako eh. Nung Letoa at saka itong Lanil, mas nagustuhan niya itong Lanil. Itong Lanil, unahan ko na kayo, yung initial spray niya, kahit kanina, nung inispray ko sa katawan ko, hindi ko naman masabing mabaho. Amoy plastic siya. Pero hindi siya mabaho. Sabi nga nung iba, parang amoy salad nga daw eh. May pagka parang garden salad yung amoy. Sabi nila vegetal, parang ganon. Hindi ko gusto yung initial na spray, not because nababahoan ako sa kanya. Hindi siya mabaho. Sa akin lang kasi, for an Hermès na pabango and for something na 8,000 pesos, tapos ganun yung dating nung amoy, parang, bibili na lang ako ng mas murang pabango na kung makakahanap ako ng kaamoy, parang ganun. So parang medyo dismayado ako ng konti. Hindi ko siya binili. Ang binili ko yung Letoa. Pero nung umalis na nga ako, nabura na kagad yung amoy sa kamay ko. Nabili ko na siya. Pero mabango siya. Nung tumagal, initial spray, gusto na siya kagad ng husband ko. Itong Lanil. Ito. Nung ako, hindi ko siya gusto. Nung tumagal na, nung umalis na ako ng store at nawala na yung Letoa sa kamay ko, si Sir Daniel, nagbago yung amoy niya nung nag-dry down. Kaya binalikan ko siya. May mga ganong pabango talaga guys, na kaya nga lagi ko sinasabi, pag nag-test kayo ng pabango sa store, huwag kayong umasa dun sa initial na spray lang. Spray nyo muna ng 30 minutes, maglakad-lakad muna kayo. Pag nag-dry down siya, baka magbago pa siya, which is, eto nga yun. Pero nakakatawa kasi, yung initial na spray, nung nasa store kami, naamoy ko na kagad yung pagka-woody, yung incense. And yun nga yung parang plastic na hindi ko gusto, pero yung husband ko, gusto siya kagad. Sabi niya, ito mabango to. Sabi niya ganun. So parang to me, may slight masculinity siya, pero not enough para sabihin mong panglalaki lang siya. Kasi yung pang unisex naman to. So, the usual. Ayan o, yung takip niya. Naamoy ko yung parang plastic na parang yung incense nga siguro yun. Ayun siya. Same thing, gusto ko yung bote, very simple, transparent, mag-spray na tayo. Ba, hindi na shoot, napupunta sa mga brushes ko. Ayun o, may... Ah, hindi! Yung kagatong mangga. Hindi ko talaga gusto yung initial spray nito, pero again guys, hindi siya mabaho. May something lang talaga sa kanya na hindi ko gusto. Alam niyo yung mangga? Na green mango na malaki, na amoy gamot. Di ba may green mango na, sorry, tinitinda sa kalsada na masarap. May green mango na yung amoy gamot, ganun siyang klase ng mangga. Yes. Tapos sumisipa kagad yung woody. Slight, hindi sobrang tapang, mas parang kumakagat yung mangga and then yung parang woodiness niya. Hindi siya mabaho. Sa akin lang, meron lang akong ayaw sa kanya sa initial spray.
kaya gusto to ng lalaki. Kasi yung initial spray niya kagad woody eh. Spicy. Pero light lang. And yes, amoy ano siya. Bakit ganun? Amoy, alam niyo yung bagong chop na kahoy? Tapos bumuka, tapos naamoy mo yung loob nun. May ganun siyang amoy. Pero hindi siya mabaho. Para kang pagpumunta sa paggawaan ng furnitures, tapos may bagong mga biyak na mga kahoy. Diba, hindi siya mabaho? Mabango naman, pero diba parang weird? Parang ganun? As pabango? Ganun siya. Initial na spray. Yung may parang, to me, may parang pagka-plastic yung amoy niya. Mas ma-attract niya yung lalaki. Excuse me. Yung male na crowd. Ang simple lang ng scent niya. Well, yung yellow din naman simple yung scent. Pero mas... I wouldn't say mas gusto ko yon. Gusto ko yung lakas nun. Gusto ko rin siya, pero mamaya ko i-explain yung difference nilang dalawa. Actually, ngayon, nawala na yung parang ano eh, yung parang ayoko na scent. Medyo okay na siya. And ilang minutes lang yon. So talagang yung unang sabog lang ng spray niya. Dito na tayo sa naka 30 minutes na, no? Ang light... Parang skin scent na siya. Dito ha. Amoy parang malinis na tubig. Kung may amoy man ng malinis na tubig. Yeah, parang... Hindi naman siya aquatic na aquatic. Pero may pagka parang ganun na yung dating niya. Clean. Watery clean. Ganun. Andun pa rin yung parang pagka-spicy woody niya. Actually, more on woody. Yung amoy nga nung parang na-chop na kahoy, na puno, andun pa rin, pero hindi siya super tapang. Kaya at this point, yun, okay na siya sa babae. I mean, yung unang spray, okay din naman. Kaso lang talaga, pag inamoy ng babae at lalaki, parang ako tsaka yung husband ko, mas gusto nung husband ko kagad. Sold siya kagad dito. Ang ganda. Ano na siya? Sumisipa na rin yung sweetness. So, etong naka 30 minutes, para na siyang sweet na may pagka woody na fresh, na may pagka parang watery, aquatic. Ganon yung smell niya. Huwag kayong matakot dun sa part na sinasabi kong woody. Hindi siya ganun katapang. Ako kasi nung nire-research ko to, and naririnig ko sinasabi ng tao, woody, woody, woody. Parang, baka masyadong matapang for me, lalo sa weather natin sa Philippines. And nakita naman ninyo yung date and time na sinimulan ko yung video. Nandito yan madalas. Mainit ngayon. Well, hindi naman masyadong umaraw today. Malamig-lamig ng konti, pero still sticky. And you could still wear this. Kung gusto ninyo ng parang medyo adult na scent, na fresh pa rin, na may konting woody notes, slight spiciness. Actually, spiciness parang hindi na masyadong ano, angat na angat. More on woody. Ito, okay to. Okay. Dito na tayo sa naka 2 hours and a half na. Sobrang hina na niya, guys. Yung spray ko ngayon, tatlong spray lang. Compared dun sa usual na spray ko na halos maligo ako. Ito compared dun sa yellow, yung de Monsieur Lee, mas maganda yung sabog nung amoy nun. Kahit matagal na, actually yung damit ko, kahit kinabukasan, naaamoy ko pa siya. Yung yellow. Ito kanina, nung nasa labas ako, kakakain ko lang kasi mainit. Naka-aircon ako dito sa room, sa labas hindi. Pag nainitan ako, medyo gumaganong-ganong pa siya ng konti. Pero not as strong compared dun sa yellow.
sa damit ko, sa tela. Naamoy ko siya pero sobrang faint na lang. Parang amoy malinis na lang yung damit ko. Parang amoy... Naamoy ko pa yung mangga, actually. Yung green mango, yung parang pagka-watery naamoy ko pa. Dito, na kailangan mo na siyang itikit. Pero I assume nga pag marami ako in-spray, baka mas maamoy ko pa siya, no? Ang pleasant niya, guys. Mas unang pumapasok sa isip ko yung pag naamoy ko siya is malinis na tubig. And then yung lotus, yung parang sweetness na fresh. Na yes, slightly powdery. Pero yung pagka-powdery, parang hahanapin mo pa nga eh. Pero nandun siya sa dry down. And then yung parang woodiness niya, parang nandun, tapos gaganon, nandun, gaganon. So, ganon siya ka-light, guys. Ganon siya ka-fresh. So, binention ko kanina, no, yung comparison nito compared dun sa yellow, yung demusioli. Yung demusioli, well, parehas silang okay for kahit mainit, sticky. Si demusioli, sa akin lang talaga, parang sobrang fresh niya. Ayan na naman yung tenga ko. Sobrang sunny, sobrang happy, sobrang may pagka-sweetness siya, sobrang fresh, ganon. Ito, for daytime use, kung medyo parang gusto mo ng medyo daytime na medyo parang corporate ka ng konti, pwede rin naman siya ng casual, pero kasi because of the woody notes, pwede mo siyang parisa ng kunyari, gagamitin mo siya sa office, medyo yung parang naka-jacket ka, well, malamig minsan sa office, di ba? May meeting ka, ganun. Gusto mo ng medyo fresh, clean, slightly sweet, slightly floral, na medyo powerful ng konti, maganda to because meron siyang parang woody na notes. Mm. And yun nga, yung parang amoy yung gamot ng green mango, na amoy ko siya. Maganda siya for everyday. Safe. Pero, kung ireregalo nyo to, guys, mas maganda to sa lalaki. Ako gusto ko siya, lalo nung nag-dry down, na-appreciate ko siya, kaya ko nga siya binalikan. Kasi medyo parang light, sweet, na parang pang daytime, na slightly parang powerful ng konti. Kasi nga, meron siyang woody na notes. Karamihan kasi sa mga stronger na pabango na may wood or may pagka-spicy, masyado silang matapang for daytime. Ito, actually, sobrang light niya, pero enough to use for everyday, to respray, pwede mo siyang i-respray, and to make a statement. Kaya kung ireregalo niyo siya, mas safe siya sa lalaki. Sa babae, kailangan ipaamoy niyo muna kung magugustuhan niya. Kung ireregalo niyo naman siya sa babae, na parang blind buy, hindi kayo sure, make sure na yung babae parang confident, hindi siya super girly na girly, kasi pag gagamitin mo siya, parang may konting may konting tapang ng konti lang naman, and also yung mga tipong nasa corporate jobs, parang ganon, yung medyo mga suit up, bossy, mga ganon. Maganda siya. Sino pwedeng gumamit nito? Start tayo sa boys. Sa boys, teenagers pwede. Teenagers pataas, pwede. Kahit anong age. Sa babae, kung magugustuhan nga to ng babae, pwede rin kahit teenagers pataas. Pwede siya. Kung magugustuhan ng babae. Pero, ladies, i-check nyo muna, lalo yung medyo natagalan siya ng konti, saka may mga 30 minutes, para mas mag-gets ninyo yung difference nung amoy nung parang pag nag-dry down siya sa yung parang initial na spray. Ako okay lang. Ito yung mga type ng pabango na gusto kong i-spray sa sarili ko.
ipaligo sa sarili ko because it's light and may konting angas ng konti. Parang ganon. Dahil meron nga siya nung parang woody na notes, may slight na spicy na siya. Occasion. Any occasion. Kasi nga pwede mo siyang gamitin for everyday. Dun sa mga ayaw gumamit ng mga sobrang matatapang na pabango pagka may mga evening na special na occasions, pwede to. Because of, yun nga ulit, paulit-ulit na ako, yung because of the spiciness and yung konting pagka woody na notes niya. Nagagets niyo yung ibig ko sabihin, karamihan kasi sa mga medyo pang evening wear na mga pabango, sobrang dark, sobrang heavy, sobrang full-bodied. And sa weather natin sa Philippines, minsan kahit aircon na yung lugar, lalo na kung yung event, sobrang special sa gabi, parang it's too much pa rin. There are days na parang you find it still too much. Ito pwede. Yan, meron na kayong option na something light pero something okay for evening na event. Kasi meron siyang konting angas, meron siyang konting wood, meron siyang konting spiciness. So, ayun guys. Sana matry ninyo siya sa store kasi sobrang may pagka-interesting siya. Actually, naamoy ko yung green mango talaga, oh. Ang weird. Para maging pabango siya, naamoy ko yung balat niya, tsaka yung dahon. Pagka yung ginanon mo yung dahon, yan, tsaka yung balat pagka nagbabalat ka. Pero I guess yun nga yung type ng mangga na yung parang amoy gamot na mangga. Alam niyo naman, dito sa Pilipinas, kumakain tayo ng green mango, di ba? So, that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!